Hello, hello, hello. Morning! Sino yung guwapo? Taas yung amay! Sino yung maganda? Taas yung amay! Grabe. Yung iba, ako! Tingnan mo yung katabi mo. Yung iba, boss, pwede pakilakasan, boss? Hindi ko naririnig boses ko eh. Okay, so yung iba, masaya. May mga nakikita po akong malulungkot. So, ay, welcome pala. Welcome natin kakauwi lang galing ng si Prof. Catalino. Imagine, dati nakakausap lang natin sa online, ngayon nakakasama na natin sa training. Palapakan natin yan. And syempre, sa lahat po ng mga first time, welcome po sa ating NLO, New Leaders Orientation. And sa mga paulit-ulit na uma-attend, palapakan mo rin yung sarili mo. Kasi ikaw yung isa sa seryoso na ginagawa yung negosyo. Tama ba? Okay. So, yung topic natin ngayon is about NLO. Okay. So, bago mag-start, pakilala muna ako. Pangalan ko po is Louie. Wala na yung laser dito, boss, ah. Wala bang stick dyan? Para pag may natulog. Okay, so pangalan ko is Louie, dati akong estudyante. So sino dito yung mga dating estudyante, taas yung kamay. Ayan. Mga dating empleyado, taas yung kamay. Mga dating guwapo. Dating guwapo. So ngayon, hindi na. Okay, so ayan guys, ako po yung isa sa ano, sa... nag-start sa ganitong negosyo, hindi ko po na-experience magtrabaho. So sino dito kagaya ko na after high school or after ng school, diretso na agad full-time sa ganitong negosyo? So meron, kukonti lang. So ako din po, hindi po ako na-experience magtrabaho kasi unang-una, ang dami ko na rin nakilala, ang dami ko na rin na-meet and part ng family, friends, mga tito-titas, nagtatrabaho naman sila, pero ganun pa rin yung nangyayari. So ako po, iniba ko yung journey ko, dumiretso na po ako sa pagnenegosyo. So palapakan mo yung sarili mo kasi nasa opportunity ka. Yung kagandahan doon, no, sa ganitong industry, nakabili na rin po tayo ng sasakyan, nai ko na rin yung first million, second million, third million. And yung kagandahan, isa sa masarap sa pakiramdam, yung tipong... marami kang mga OFW or marami tayong mga OFW na natutulungan na kumita gamit lamang yung Facebook nila. Tama ba? Palapakan nyo rin yan. Okay? So, ako po yung tipong nag-start sa ganitong negosyo na wala po akong confidence sa sarili ko. Kasi naalala ko nung nag-aaral po ako, doon po ako nakaupo sa likod, kagaya ni brother. Yung katabi mo yung basurahan, ba't katabi niya rin yung basurahan? Nagaantay na lang ng bell, recess, para lumabas. In short, hindi po ako masipag. Huwag naman tamad, kasi parang pangit pakinggan ng tamad. Hindi lang masipag. Sino dito hindi masipag sa pag-aaral? Proud na proud, ah. Okay, so ako po yung ano, hindi ko po yun pinagmamalaki. Tama. Hindi ko po yung pinagmamalaki. So, ganun lang talaga ako nung nakasanayan ko nung nag-aaral ako. And bakit wala akong confidence sa sarili ko? Kasi unang-una, para sa akin, ang confident kasi, nagsisimula yan sa learnings. Pagka alam mo kasi yung ginagawa mo, hindi ka mahihiya. Tama. Magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo. Kahit sino yung paharap sa'yo, pag alam mo yung sasabihin mo, wala kang pakialam kung sino kaharap ko. Tama? So ngayon, yung topic natin is NLO. Okay? So nung nag-start ako, ito sa lahat ng mga nagsisimula dito, alam ko, bago ka mag-join, kasi ako nung nakita ko yung ganitong negosyo, nung na-present sa akin yung ganitong negosyo, sobrang nagustuhan ko. Siguro ikaw, bakit ka nandyan ngayon nakaupo? Kasi gusto mo rin yung nakita mo, yung naintindihan mo. Tama ba? Bakit ka nandito ngayon? Kasi sigurado ako sa last na ginagawa mo, hindi ka naging successful. Walang may nangyaring maganda.
kaya ka nandito ngayon. Wala ka naman siguro ngayon dito kung gusto mo pa yung ginagawa mo dati. Tama ba? So nandito ka ngayon kasi meron kang nakita, opportunity, naintindihan mo na pwedeng magbago yung buhay mo. In reality, pag nagsisimula ka na dito, ang duda hindi po matatanggal. Tama ba? Sa mga nagsisimula, and baka ngayon, nakaupo ka dyan ngayon, sigurado ako may duda ka pa rin sa ginagawa mo. Kasi bakit ako po, ganun po yung na-experience ko. Nag-start na ako, ginagawa ko na yung negosyo. Habang ginagawa ko yung negosyo, maraming tanong sa isipan. Totoo ba talaga to? Tama ba? Habang ginagawa mo yung negosyo, napapaisip ka, yayaman ba talaga ako dito? Sigurado ako, meron ka rin mga nakikita or meron ka rin naiisip na ganun. And alam mo yung tipong habang tumatagal, habang marami kang nakikilala, may mga tumagal naman sa ganitong negosyo na hindi pa kumikita, tama? So, iyon yung isa sa nagiging basihan mo, bakit mas lalong nagiging strong yung duda mo. Tama ba? And guys, ako po, observant kasi ako. Di ba, nag-observe, marami akong nakikilala, marami akong nakikita na baka maging kagaya din ako nito. Alam mo yung tipong tumagal na, hindi pa nagkaroon ng result, baka maging kagaya ako nito. And guys, normal yung ganon. Tama ba? Tama? Normal yung ganon. And ako, sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman siguro ako maging kagaya niya pag hindi ko gagawin kung anong ginawa niya. Normal yung ganon. May makikita ka na negative yung nangyari or hindi siya nagkaroon ng result kahit medyo matagal na siya. May mga ganong point na nangyari sa atin. Pwede mong tingnan yung mga hindi nagkaroon ng result, pero pwede mo ring tingnan yung mga nagkaroon ng result. Tama. Para maalis mo yung duda mo, minsan, depende kasi yan sa perspective mo. Instead na tumingin ka sa mga positive, ang una mo kasing tinitingnan is yung mga negative. Kaya mas lalo mong napapakain, mas lalong lumalaki yung duda, mas lalong nagiging strong yung duda kasi mali po yung thinking mo. Mali po yung nakikita mo. Nagigets nyo? Yes. Guys, yung pag-uusapan natin dito, reality. Medyo iba po ito sa mga NLO na natinan nyo. Maraming kwento, tama ba? So dito po, medyo, baka walang kwento, pero may, oo. So ngayon guys, based sa experience natin, yung pag-uusapan natin, tama ba? Okay? Na-experience yun rin ba yun? Yung about sa duda? Kasi ganun tayo minsan eh. Tama ba? Nakikita natin or tinitingnan natin yung maling tao na instead dun tayo tumingin sa mga tamang tao. Kasi para sa akin guys, magkakaiba tayo ng timeline. Magkakaiba tayo ng kung kailan ka magiging successful. Meron dito naging successful, 1 year lang. Meron dito na hit niya yung goal niya, 2 years pa. Tama. Meron dito, nagkaroon ng shine after 3 years pa. Tama. So hindi mo rin maja-judge. Sabihin mo, matagal ka na. Sa isip mo, ikaw nga matagal ka na, hindi ka pa rin kumikita ng malaki. Hindi mo alam kung kailan yung shine niyan. Huwag na huwag mo lang i-judge. Tama. Kaya napaka-importante guys na kailangan i-feed mo palagi yung mga positive sa utak mo. Kasi pagka tumitingin ka palagi sa negative, ina-attract mo rin is yung mga negative. Minsan, kung ano yung tinitingnan mo, yun yung na-attract mo at yun yung nangyayari sa'yo. Kaya kung gusto mo maging successful sa buhay, always ka lang tumingin sa mga taong successful. Always mo lang gayahin, always mo lang sundin, always ka lang makinig sa mga taong successful. May matutunan ka sa mga successful na tao, may matutunan ka rin sa mga unsuccessful na tao. Depende na lang sa'yo kung paano ka maging wise as follower. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Yeah. Alright. So, dito sa negosyo natin guys, pag meron kang nito, hindi mo maibibigay yung todo mong aksyon. Tama. Hindi lalabas yung potential mo, hindi lalabas yung galing mo pag yung utak mo ang gulo-gulo. Kaya hindi mo naibibigay yung todo mo, kaya hindi lumalabas yung galing mo, kasi baka unang-una, ang laman ng utak mo is puro duda.
Isa dati mong ginagawa, hindi ka naman naging successful eh. Dito sa ginagawa natin, imagine, dating taxi driver, umaman. Sa harap nyo ngayon, high school student, hindi nakapag-college, naging successful. Doon pa lang, dapat tanggalin mo na yung duda mo. Tama. Instead kasi na tumingin ka sa speaker, ang tinitingnan mo pa, yung nasa paligid mo. Tama ba? Dapat tumingin ka lang doon sa mga taong successful. Kasi bakit? Ang isipin mo, ano kayang ginagawa niya na pwede ko rin gawin? Tama. Nandiyan pa ba kayo? Okay. So guys, napaka-importante nun. Sa ginagawa natin, lawakan mo or lumabas ka sa ano sa box. Kasi minsan, ang tinitingnan mo na lang ngayon, lahat ba full-timers na? Lahat full-timers? Okay. Meron dito mga kukunti na mga hindi full-timers. Ilabas niyo yung sarili niyo sa box. Yung tipong, wag lang kayong tumingin sa katabi niyo lang. Tama. Minsan kasi ganun yung nangyayari, di ba? Ang tinitingnan na lang natin is yung katabi natin. So, hindi na nagtatravel yung utak mo sa mas malayo. Tingnan mo rin yung mga BODs, mga yung CEO natin, yung mga mentors nyo, mga coaches nyo na naging successful, nagsimula lang din sila kagaya mo. Tama ba? Nagsimula lang din sila na paatin-atin ng NLO. Nagsimula lang din sila na nakikinig. Nagsimula lang din sila na hindi pa alam yung negosyo. Tama. Ibig sabihin guys, normal na sa simula, hindi ka pa agad-agad kikita. Tama. Ang kailangan mo lang para lumabas yung totoong galing mo, kasi ako naniniwala ako eh, lahat ng mga nandito ngayon, merong potensyal. Ang tanong, naniniwala ka ba? Yes! Ako naniniwala ako, lahat ng mga nandito ngayon may potensyal. And ako guys, nung nag-start ako, hindi pa ako naniwala sa sarili ko. Kasi bakit? Unang-una, meron akong duda. Tama. Pag meron kang duda, hindi ka maniniwala sa sarili mo. Hindi lalabas yung galing mo, hindi lalabas potensyal mo. Para lumabas yung potensyal mo, kailangan tanggalin mo to. Kasi bakit? Pag may duda ka at hindi mo naibigay yung tamang aksyon, tandaan mo palagi, walang resulta. Tama. Wala kang makikilala dito na naging successful na walang ginawa. Lahat ng mga naging successful dito, merong ginawa. And isa sa pinakauna-una nilang ginawa, isa sa pinaglaban nila or lumaban sila dun dito sa loob. Hindi naman agad-agad sa labas eh. Tama. Isa sa nilaban muna nila or namin dito sa loob. Kasi pagka natatalo ka dito sa mindset mo or sa duda, tandaan mo to, talo ka na rin. Matatalo ka na rin sa labas. Pag sa loob, talo ka. O, tingnan mo yung katabi mo. O, tingnan mo ha. Sabi ko lang, tingnan mo yung katabi mo, yung isa nilipat yung bag. May duda sa katabi niya eh. Guys, tandaan nyo palagi. Isa to sa mag, ano sa'yo? Isa to sa hihila sa'yo, pababa. Akala mo minsan, katabi mo, kasama mo sa hub, pamilya mo, yun yung nagpapabagal sa'yo. Hindi po. Ang nagpapabagal sa'yo, sarili mo. Tama ba? Okay, palapak. Pero mas maganda to, boss, pag may tubig sana. Okay. So, guys, isa sa magpapabagal sa'yo, sarili mo lang. Kaya huwag mong isisi sa iba. Wala kang result ngayon or mabagal yung result mo. Walang ibang may dahilan yan kundi ikaw. Kasi para sa akin, lahat ng nagagawa namin, kayang-kaya mo rin sanang gawin. Kaso baka mas konti or baka wala na kaming duda, ikaw punong-puno ka ng pagdududa. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-take off sa ginagawa natin. Tama ba? Naniniwala ka ba na kung anong kaya namin, kaya mo rin gawin? Yes! Naniniwala ka ba kung anong na-achieve namin, kaya mo rin ma-achieve? Yes! Hindi mo ma-achieve yun pag hindi mo tinanggal to. Palapakan natin si Rolando. Buksan mo. Alright. May natutunan? Yes! Andiyan pa ba kayo? Yes! Alright. Palakpak muna.
Alam mo, ang kailangan mo lang gawin, try ka lang. Tama. And alam ko, bakit ka nandyan ngayon? Kasi nag-try ka. True. Tama. Nag-try ka. And guys, bakit kami nandito ngayon? Kasi nag-try lang din kami. Kailangan mo lang sumubok. Alam mo, ang buhay, subok-subok lang yan eh. Ang mga taong naging successful, sumubok lang din yan. Kailangan mo, every accomplishment starts with a decision to try. So, ibig sabihin guys, lahat ng mga nandito ngayon may chance ng maging successful kasi nag-try ka. Tama? Alright. Okay, fear of rejection. Pag-usapan natin yung fear. Bakit merong fear? Pag first time mong gawin yung isang bagay, nakakatakot. Yes. Yung isa sabi niya, naalala ko tuloy yung first time ko na. Naalala mo? Yes. Diba? Parang ganito, parang ako na lang, example ko na lang sarili ko. First time kong mag-report nung nag-aaral ako. O sino dito, naalala niya yung first time siya nag-report? Diba? Lahat. Grabe naman yung iba, hindi kayo nag-report? Siguro ma-absent kayo. Hindi kayo pumasok? Alam mo, nung first time ko mag-report, guys, 1 week kong pinag-aralan yun. Pero kabadong-kabado pa rin ako kasi bakit first time ko? Tama. Andun ako sa gitna. Alam mo, lahat ng pinag-aralan ko nawala eh. Kasi pag naunaan ka ng takot pala, kahit anong pag-aaral mo, mabablangko ka talaga. Kasi bakit naunahan ka ng takot? Zero agad yun. Hindi zero yung points ha. Ikes lahat yung mga pinag-aralan mo. And ganon din po dito sa ginagawa natin. Sa una, normal na matakot ka. Tama ba? Kahit makapal yung mukha mo, pag first time mo gawin yung isang bagay, matatakot ka pa rin talaga eh. Tama? Kasi dito, alam nyo guys, sa ginagawa natin, marami kayong may experience na first time nyo. Alam nyo, ang daming magre-reject sa inyo dito. Ang dami? Minsan, akala mo, yung mga taong magsusupport sa'yo, yun pala yung unang magre-reject sa'yo. Tama. And guys, tandaan mo to. Sa lahat ng mga nakasulat dito, classmate mo, katrabaho mo, office mates mo, friends mo, family, loved ones, relatives, pati mga marites mong kapitbahay, ito yung mga unang-unang magre-reject sa'yo. Pero tandaan mo to guys, normal na i-reject ka nila. Tama ba? Kasi bakit? Hindi nila naintindihan kung anong naintindihan mo. Hindi nila nakita kung anong nakita mo. Hindi nila naunawaan kung anong naunawaan mo. Ang pinaka-importante lang, wag mong i-reject yung sarili mo. Tama? Normal lang, sabi ko nga, normal lang na i-reject ka nila. Wag mo lang i-reject sarili mo. O, sa mga nandito na nakikinig, pa-yes-yes ka dyan, pero dumating ka rin sa point na ni-reject mo na sarili mo. Tama ba? Yes. Alam mo yung tipong abang ginagawa mo yung negosyo, abang tumatagal? Di ba habang tumatagal? Habang ginagawa mo yung negosyo? Okay na? Alright, sige, tuloy natin. Habang tumatagal na ginagawa mo yung negosyo, habang pahirap ng pahirap yung sitwasyon, doon ka matites. Paano mo sinusuportahan sarili mo? Kung yung sitwasyon mismo yung nagda-down sa'yo, humihila sa'yo pa ba, pinapahirapan ka ng sitwasyon, paano mo inaangat sarili mo? Kasi pagka ikaw yung tipong leader na pinapahirapan ka na nga ng sitwasyon, mas lalo mo pang dinadown sarili mo, huwag kang mag-expect na aangat ka. Tama. Kasi habang na umihirap yung sitwasyon, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko na kaya to. Pag yun yung sinasabi mo sa sarili mo, ibig sabihin, nare-reject mo sarili mo. Hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo.
Yung problema, yung sitwasyon, yung challenges, normal yan. Huwag na huwag kang matakot sa problema. Dapat yung problema, yung matakot sa'yo. Tama ba? Marami dito mga nakaka-experience ng gano'n. Habang tumatagal, habang, lalo na pag full-time ka, may mga responsibilities ka, normal na may mga magre-reject sa'yo eh. Sana guys, huwag nyo lang i-reject sarili nyo. Tama ba? Alright. Okay, next tayo. Fear of failures, no? Takot kang mag-fail. Diba? Takot kang mag-fail. Ang tanong kasi doon, ginagawa mo ba yung best mo? Minsan kasi abang nag-goal, di ba may goal ka? Hindi mo ginagawa yung best mo, hindi mo na-hit yung goal mo. Normal ba yung ganon? Yun yung nakakainis. Kasi alam mo sa sarili mo, bakit hindi mo na-hit yung goal mo? Kasi bakit hindi mo ginawa yung best mo? Kaya minsan natatakot tayo mag-fail. Ito, parang ganito, si Jordan. Si Jordan, I've missed more than 9,000 shots in my career. Kilala niyo ba si Jordan? Okay. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life. Kaya siya naging successful. Ibig sabihin guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, tandaan mo to, hindi ka mag-fail hanggat nandito ka pa na ginagawa yung negosyo. Walang may nag-fail sa ginagawa natin. Tama. Parang si Richard Branson, do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. Tama? Parang ganito, si Thomas Edison, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Guys, tandaan mo to. Hindi ka mag-fail hanggat nandito ka na ginagawa araw-araw. Mag-fail ka lang sa ginagawa natin pag ikaw yung leader na mag-quit. Tama ba? Yes. Kahit ilang beses kang ma-reject, ilang beses kang pinaasa, maraming nangako sa'yo, hindi natuloy. Akala mo this month, mahihit mo na yung goal mo? Akala mo this month, sure bull na, nakikita ka ng ganito? Guys, tandaan mo to, hindi ka nag-fail. Hanggat nandyan ka na ginagawa yung negosyo, tandaan mo palagi, may chance ka na ma-hit mo pa rin yung goal mo. Tama ba? Alright. Ngayon, pag-usapan natin yung attitude. Okay? Mabilis lang ba tayo? So, siguro mga isang oras. Okay? So, pag-usapan natin yung mindset, no? Okay? Your attitude will determine your altitude. Ibig sabihin, guys, yung ugali mo, diyan magbabase kung paano ka aangat. Tandaan mo, sa pagyaman, mauuna mo na yung ugali kahit gaano ka kagaling. Kahit ikaw yung pinakamagaling sa kwarto na to, pero ikaw yung pinakamay masamang ugali sa loob ng kwarto na to, hindi ka rin aangat. Tama ba? Always ka lang mag-reflect sa sarili mo. Sa lahat ng mga nandito ngayon, dapat kilala mo sarili mo. Dapat kilala mo, ikaw ba yung tipong tamad? Dapat kilala mo, baka pag sinabihan ka na patamad-tamad ka, tapos na saktan ka, baka ikaw talaga yun. Huwag kayong denial. Alam mo yung denial? Alam mo na ngang ikaw, i-deny mo pa. Pagka ganun yung ugali mo, tandaan mo, hindi ka magbabago. May nagsishare? Diba? May nagsishare. Ang sabi sana nagsishare, kaya ka hindi ka naging successful kasi mas marami pa yung pahinga mo kaysa sa hataw mo. Nasa training, natutulog ka. Nagising na siya. Kaya tandaan mo guys, depende, dyan mo malalaman yung ugali mo, the way ka mag-react. Tama ba? Always lang ano, always lang na mag-reflect sa sarili, always kilalanin yung sarili, dapat kilala mo sarili mo. Ikaw ba yung tipong mabilis magalit? Ikaw ba yung tipong mabilis mainis? Mabilis mainip? Tama? Ikaw ba yung tipong 10 oras pag matulog? Wala nang may nagre-react ka. Ang babait yun na. Guys, may natutunan kayo? Yes!
minsan may mga masasabi na masasaktan ka. Sabi ko nga kanina, dyan matitest kung anong ugali meron ka. Pag ikaw yung leader na nakikinig at nakikita mo, naririnig mo na ako yun, ang mindset mo, tama eh, babaguhin ko na. Ikaw yung tipong leader na talaga. Pero pag ikaw yung leader na sinasabi ng ganito, tapos nasasaktan ka, hindi ka nag-agree, ibig sabihin, ayaw mong magbago. Ibig sabihin, hindi ka pa ready sa pagyaman. Kasi bakit? Your attitude will determine your altitude. Nagets? Yes. Alam nyo ba yung altitude? Kapatid ni attitude yan. Okay. Oh, next. Your attitude is the live. Pakibasa nga po. Sabay-sabay tayong lahat. Pinapahirapan nyo ako eh. 1, 2, 3, go. Okay. So yung attitude mo pala, no? Yung past, speaker of your present, and prophet of your future. Okay? So guys, sa negosyo natin, may mga pinanggalingan kayo, tama ba? Yes. Pwedeng nanggaling ka sa magulong pamilya, pwedeng magaling ka sa, nanggaling ka sa mga lugar na sanay ka sa mga tambay, tama ba? Depende, iba-iba. May pamilya dito na nanggaling ka sa pamilya na medyo edukado, tama? So, kailangan mo ditong mag-adjust. Dapat marunong kang mag-adjust. Kasi bakit? Iba-iba yung ugali na makakasama mo. Iba-iba yung ugali na ibibigay sa'yo. Hahawa ka ng leader, sa hawa ka ng grupo, iba-iba yung ugali dyan. And tandaan mo to, hindi pa yan ibibigay sa'yo pag hindi pa ready yung ugali mo. Kasi baka pag ibinigay sa'yo ngayon at hindi ka pa ready, baka mawala lang din sila. Kaya kailangan mo ngayong i-improve. Isa sa kailangan mong i-improve ngayon is yung ugali mo. Paano ka makinig? Paano ka sumunod? Kung dati sa inyo, pag nagsalita yung parents mo, ikaw yung tipong anak na pasaway, alam mo yung tipong ikaw yung anak na masakit sa ulo ng mga nanay? Alam mo yung tipong bawal nang lumabas alas 10, ikaw naman over the bakod. Kailangan alas 10 na sa bahay na, alas 4 na ng madaling araw na sa inuman ka pa. Tama? Depende kasi yun, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Kailangan ngayon, alam mo na kung paano ka maging mature. Kung dati, medyo immature ka pa sa pag-handle ng buhay mo, ngayon kailangan mo na maging mature. Kung sinasabi ng mentors mo, coaches mo, ganito, ganyan, sumunod ka. Kasi bakit walang ituturo yung mentors mo na ikakasama ng negosyo mo? Minsan kasi, kung anong ugali natin sa dati, dinadala natin dito. Kaya minsan, nahihirapan ka kasi hindi mo kayang baguhin yung mga dapat baguhin. Nagigets? Yes! Ba't ang lulungkot nyo na? Okay. Alright. Okay, attitude. Behavior, action, and result. Tandaan mo to, ah. Ugali. Anong meron ka? Anong behavior mo? Tama? Baka sinasabi mong mabait ka, pero hindi naman. Kaya minsan, nahirapan kang kunin yung goal mo. Ang tagal-tagal mo na, hindi ka pa rin nakapagpa-join. Kasi dahil meron kang behavior na hindi maganda. Tama? Action. Pag alam mo na yung behavior na tama, aksyonan mo at susunod yung resulta. Tama? Anong merong attitude ka? The way ka umaksyon. Baka ikaw yung tipong leader na pagka sinabihan, pagka susian, doon palang gagalaw. Tandaan mo to guys, kailangan sa negosyo natin may kusa ka. Pag ikaw yung leader na kahit hindi ka bantayan, humahataw ka, gumagalaw ka, nagsisipag ka, tandaan mo to, ikaw yung leader na yayaman dito. Alright? Okay. Attitude is more important than skills. So yung ugali natin, sabi ko nga kanina, kahit ikaw yung pinakamagaling, pero ikaw yung may bagsak na ugali, hindi ka pa rin maging successful. Sino dito magaling? Tas yung kamay. Lahat tayo magaling, tama ba?
Huwag kayong maya. Dapat may ano ka, may tiwala ka na magaling ako. Pero hindi mo naman kailangan yan ibalandra sa buong rosaryo. Tama? Pero nandyan sa loob mo na sinasabi mo sa sarili mo na magaling ka. Kailangan yun. May konting yabang. Tama? Konti lang. Huwag mong pasobrahan. Dapat may konti ka. Dapat naniniwala ka sa sarili mo. Okay? So, attitude is more important than education. Sabi ko nga kanina, guys, marami ditong mga naging successful na hindi naman professional. Bakit ganon? Kasi bakit? Yung mga unprofessional, minsan yun yung mas madaling turuan. Yung mga unprofessional, yun yung mabilis sumunod. Kasi bakit? Dito sa negosyo natin, pagka empty yung cup mo, empty yung mind mo, pag sinalina natin ng learnings yan, salong-salo niya yan. Pero pag ikaw yung tipong mag-start ka dito, ang dami mo ng alam, tandaan mo to, hindi ka na matuturuan. Pag hindi ka na maturuan, mas mahirapan kang gawin yung negosyo mo. Tama? Kaya always be humble. Dapat marunong kang makinig. Okay na ba yun? Hindi natin pinag-uusapan kung saan ka nang galing. Kung may natapos ka, masaya kami para sa'yo. Be proud sa sarili mo. Pero kailangan alam mo kung ano yung pwede mong dalhin. Alam mo rin kung paano ka makibagay, makitao. Hindi pwede na yung nasa isip mo, tapos ako ng ganito eh, tapos ako ng ganyan eh. Mas magaling ako sa'yo eh. Hindi pwedeng ganun. Kasi mahirapan kang umangat. Mahirapan kang magpalaki ng network pag gano'n mindset mo. Nagets? Okay. Attitude determines your direction. Okay? So dito pa lang guys, sa ugali na pinapakita mo ngayon, yan yung magdi-determine kung saan ka papunta. Kung yung ugali mo ngayon nag-start ka, ikaw yung tipong, kung anong ugali mo dun sa probinsya, dinadala mo pa rin dito, tandaan mo to. Hindi ka bibigyan ng maraming leaders. Pero pag ikaw yung tipong nagbabago ka paunti-unti, alam mo yung tipong binabago mo sarili mo, binabago mo ugali mo, mas mabilis kang magpalaki ng network. Kasi bakit? Nakikita kaming mga uplines nyo, nakikita na namin, 50% lang. Kasi bakit? Lahat naman tayo, kaya nating magbago. Tama ba? Tama? Kaya nating magbago. Kasi kami nung nag-start kami, marami din kami binago sa sarili namin. And alam ko, ikaw, marami ka rin binabago sa sarili mo. And darating yung time, pagka nabago mo na yung mga dapat baguhin, darating yung time, makikita namin sa'yo 100% kung saan ka papunta. Sa ngayon, isa sa kailangan mong gawin, tingnan mo sarili mo. Observe mo palagi sarili mo. Paano yung ugali na pinapakita mo sa mga mentors mo? Ano yung ugali na pinapakita mo sa katabi mo, sa loob ng bahay, sa mga leaders mo? Ano yung mga ugali na pinapakita mo? Kasi diyan magdi-determine kung saan ka papunta. Tama? Yes. May natutunan ba kayo? Yes. Okay. Alright. Pag-usapan natin yung belief. Okay? Paniniwala. Belief is an internal feeling that something is true, even though that belief is unproven and or irrational. Okay? So, ito guys ha, sa lahat ng mga nandito ngayon, medyo malalim na ano to, usapin. Minsan kasi, hindi lang natin sineseryoso. Ang paniniwala, napaka-importante sa ginagawa natin. Bago ka pa maging successful, kailangan nakikita mo na sarili mo na nagiging successful ka. Na magiging successful ka. Ibig sabihin, advance ka mag-isip. Hindi pa nangyari yung isang bagay, pero sa utak mo, nangyayari na. Parang ganito. Parang, example, this month, meron kang goal. Mag-i-start pa lang yung buwan. Pag yung paniniwala mo, may hit at nakikita mo sarili mo na umakyat ka sa stage, nakikita mo sarili mo na inaawardan ka, sure bula kung may hit mo talaga yun. Pero pag ikaw yung tipong leader na nag-goal, alam mo yung tipong nag-goal ka, pero sa utak mo, hindi ka pala naniniwala,
expected mo na na hindi ka lalapit dun sa goal mo. Hindi ka makakalapit dun. Kahit isang step lang, hindi mo magagawa dun. Kasi bakit? Dun pa lang sa paniniwala, bagsak ka na. Kailangan, hindi pa nangyari yung isang bagay, dapat naniniwala ka, pinapaniwalaan mo na mangyayari siya. Nag-gets ba? Yes. Ibig sabihin guys, sa negosyo natin, tandaan mo to, yun yung short term. Pag-usapan natin yung long term. Ngayon pa lang, dapat nakikita mo na sarili mo after 1 year, after 2 years, ibang-iba na yung sitwasyon mo kaysa sa ngayon. Nakikita nyo na ba sarili nyo? Kasi kami guys, bago kami naging successful, nakikita din kasi namin yung magiging future namin sa mga mentors namin. Tama ba? Nakikita namin sarili namin na kahit maraming nagsasabi sa amin na hindi mo kaya yan, maraming nagsasabi sa amin, maraming nagpaasa sa amin, hindi kami nagpadala dun sa kanila. Kasi isa lang focus namin, isa lang ang pinapaniwalaan namin. Kung anong nangyari sa mga mentors uplines ko, yun din yung mangyayari sa akin. Ibig sabihin, kung nangyari sa upline mo, nagkaroon ng sasakyan, kumikita ng malaki, nagbabago yung buhay, maganda yung lifestyle, yun din yung mangyayari sa'yo. Ang tanong doon, 101% ka bang naniniwala? Yes! Kasi madaling pumalakpak, madaling mag-yes. Ang tanong dun sa utak mo ngayon, naniniwala ka ba talaga? Yes! Yan yung kailangan natin. Tama? Sana totoo. Tama ba? Kasi guys, tandaan nyo, kung ikaw yung tipong leader ngayon na parang hindi ka pa naniniwala, pag uwi mo mamaya, kausapin mo sarili mo. Bakit hindi ka naniniwala? Sinong pinipaniwalaan mo? Yung mga nagre-reject sa'yo? Eh yung mga nag-reject sa'yo, wala namang result. Yung mga nag-guide sa'yo, may resulta. Tama ba? Kaya kailangan mong kailangan mong paniwalaan na merong mangyayari sa'yo na magbabago yung buhay mo dito. Okay? Next. Believe in yourself. Okay? Maniwala ka sa sarili mo. Guys, sabi ko nga sa inyo, marami yung magda-down sa inyo. Maraming tao na magsasabi sa'yo na hindi mo kaya. Marami kang marinig sa pamilya mo na umuwi ka na lang. Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nag-networking? Diba? Ba't mo ginagawa yan? Gawain yan ng mga tamad. Ba't mo ginawa yan? Gawain yan ng mga walang natapos. Tama ba? Maraming hindi maniniwala sa'yo. Pero tandaan mo to guys, wag ka lang mawala ng tiwala sa sarili mo. Kasi walang ibang tutulong para umangat ka kundi sarili mo. Kami na mga mentors, yung trainings natin, yung monitoring ng mga mentors nyo, uplines nyo, bonus na lang yan. Ang kailangan mo dyan, tiwala sa sarili na kaya mo. Kailangan medyo may konting kirot ka rin na kailangan ang tingin mo sa sarili mo na kung anong nagagawa nila, kaya ko rin. Huwag mong isipin na sobrang galing namin kasi baka mas magaling ka pa sa amin. Tama ba? Diyan kasi sir, pangit kasi ako eh. Walang ganun. Minsan, nakadepende kasi yung confidence mo sa kung anong nakikita mo sa salamin. Guys, tandaan mo to, kung anong tingin mo sa sarili mo, yun din yung tingin ng ibang tao sa'yo. Kung nakikita mo sarili mo, naaangat ka, pag tumingin ka sa salamin, iba yung nakikita mo sa salamin, ang gwapo mo. Di ba? Pag tumingin ka ba sa salamin, anong sinasabi mo sa sarili mo? Ano ka ba naman? Guys, pag tumingin kayo sa salamin, dapat nakikita niyo yung sarili niyo na payaman. Tama? Pag nakatingin ka sa salamin, sinasabihan mo yung nasa salamin ng positive. Hindi pwede, nakatingin ka sa salamin, yung utak mo, hindi man sinasabi ng bibig mo, pero yung sinasabi ng utak mo is negative. Insecurities. Alam mo yung tipong ganun? Pagka meron kang ganun, medyo mababawasan yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi bakit? Wala namang pangit.
Wala lang pera. Pero ako naniniwala ako, pag marami ka ng pera, mas magiging gwapo ka, mas magiging maganda ka. Real talk yun, tama ba? Totoo yun. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Agree ba kayo doon? Yes. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kung pogi ngayon yan, kung maganda ngayon yan, mas lalong gaganda yan pag yumaman yan. Alam nyo ba yung pera, nakakabata? Nakakaganda, nakakapogi. Tama ba? Nakakabata yun. Kasi bakit? Matutulog ka sa aircon. Tama? Ang sabon mo, lore. Siyempre, lore. Tama ba? So, guys, tandaan nyo to. Maniwala kayo sa sarili nyo. Sabi ko nga kanina, okay lang na mawala ng tiwala yung ibang tao sa'yo. Basta pag tumingin ka sa salamin, ikaw yung pinakamagaling sa lahat. Okay? Believe in the company and industry. Okay? Ito guys, nakalagay lang dito pero imay-imayin natin yan. Believe in the company. Tao elevate. Industry. Guys, alam nyo dati, ako nung hindi pa ako involved sa network marketing, pag narinig ko yung network marketing, anong unang pumapasok sa isip mo? Negative. Scam, pyramiding, lokohan, ganito, ganyan. Tama. Bakit ganun yung naiisip natin? Kasi unang-una, ang binabalita sa media is negative about sa network marketing. May tao natakbuhan, negosyante natakbuhan dahil sa network marketing. Tama? Merong niloko sa network marketing. Pero hindi nila binabalita sa media na dating taxi driver yumaman sa network marketing. Dating janitor yumaman sa network marketing. Dating doktor yumaman sa network marketing. Halos lahat ng mga background na pwede nating banggitin, may mga naging successful na sa network marketing industry. Tama. Minsan, pag dumaan ka dyan sa labas, pag may nakita kang sports car, magandang sasakyan, hindi mo lang alam, baka networker yung may-ari nun. Tama ba? Ibig sabihin, kailangan mo magtiwala sa industry na kung saan ka ngayon. Huwag mong ikahiya. Tama ba? Minsan kasi kinakahiya mo eh, kaya hindi pa binibigay talaga sa'yo eh. Kailangan mong maniwala sa industry na kung saan ka ngayon. Kasi bakit? Ito yung karir mo. Tama ba? Pag nakikita mo ng karir mo to, guys, tandaan mo, maniwala ka. Hindi pwede sa ginagawa mong karir, hindi ka naniniwala. Ikinakahiya mo. Nagets niya? Okay. Parang ganito. MLM industry. 60 plus year industry. 200 billion USD industry. Ibig sabihin, yung industry natin, hindi to small time. Big time industry yung ginagawa natin. Tama? Okay? So, next, chance to be an entrepreneur. Imagine, dati ka lang estudyante, dati ka lang empleyado, ngayon entrepreneur ka na. And, profit is better than wages. Sino naka-experience ng trabaho? Siguro agree kayo dito. Tama. Kasi bakit? Kahit anong galing mo doon, kahit anong balintong-balintong mo doon, after a month, ganun pa rin yung sahod mo. Ang malupit nun, ikaw, masipag ka, magaling ka, matalino ka, may kasama kang tamad, hindi magaling, hindi ginagawa ng maayos yung trabaho niya, at the end of the month, same kayo ng sahod. Unfair. Pero dito guys, galingan mo, sipagan mo, itodo mo, ikaw yung pinakamalaking income sa kwarto na to. Tama? Next. Big income with small capital. O, sino naglabas ng malaking kapital? Wala. Tama. Kasi bakit? Ang kapital natin, imagine nyo naman, 8,980. Pag-usapan natin 8,980, pag nagtayo ka ng sari-sari store, baka rep pa lang, ubos na yan.
Pwede ba magsari-sari store ka? Magbenta ka ng Coke, walang rep? Magbenta ka ng Royal, walang rep? Magbenta ka ng Yellow, walang rep? Kailangan mo ng rep. Ibig sabihin, maliit na sari-sari store pa lang, 8,980, rep pa lang yun. Dito sa atin, kapital mo na, meron ka ng big time business. Okay? Next, law of leverage. Pag-usapan natin yung mga taong successful. Yung mga taong successful, bakit sila successful? Isa lang, na-leverage sila. Walang naging successful na hindi na-leverage. Sa trabaho, hindi ka ma-leverage dyan. Tama. Kasi no work, no pay. Pag hindi ka nagtrabaho, pag hindi ka nagsipag, wala ka ring sahod. Dito guys, sa una, may challenge. Sa una, mahirap. Sa una, ganun naman talaga eh, tama. Kasi bakit lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Ibig sabihin, kung nahihirapan ka ngayon, isa lang ibig sabihin yan, may value kasi yung pinaglalaban mo. Ngayon, kailangan mo lang mag-build ng left group sales mo and right group sales mo. Pag dumating sa point na sobrang laki na nila at lahat sila gumagalaw, marami nang gumagalaw, may mga kumikita na, may mga natutulungan ka na, tandaan mo to, kahit tulog ka, pagkagising mo, meron kang income kasi bakit? Na-leverage ka na. Masarap ba yung ganon? Yes! Ang sarap nun. Mas masarap pa nun sa first kiss mo. Yung tipong pag natulog ka, pagkagising mo, meron kang 10,000. Napakasarap nun. Tama ba? Yes. Yung tipong pag natulog ka, meron kang 20,000. Napakasarap nun. Nandun ka sa probinsya, kasama mo pamilya mo, maya-maya pag-check mo ng ETC mo, meron kang 25,000. Napakasarap nun. Tanong, nakikita mo na ba sarili mo sa ganon? Yes! Guys, dun tayo lahat papunta. Yung katabi mo, dun yun papunta. Sabihin mo lang sa kanya, huwag ka lang mag-quit. Kasi imaginein mo yung ganito. Yung salitang leverage, bihira lang po yung nakakaintindi niyan. Baka nga pag-uwi mo ng probinsya, itatanong mo yan sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, baka hindi niya alam, baka first time niya lang narinig to. Alam mo bakit ako nagstay sa networking? Kasi dito ko naintindihan yung law of leverage. Mamaya, explain sa'yo ng katabi mo. Okay, yung law of leverage, no, yun yung isa sa magpapayaman sa'yo. Kaya guys, tandaan mo to, kahit anong challenge, kahit anong hirap man yung pagdadaanan mo, wag na wag kang mag-stop sa ginagawa mo. Yes! Okay, offers freedom. Okay, freedom. Kasi bakit dito guys, pag na-leverage ka na, magta-travel ka sa Boracay. Pag nag-travel ka sa Boracay, kahit nasa loob ka ng CR ng hotel mo sa Boracay, dala-dala mo yung negosyo mo. Freedom. Alam mo yung tipong naligo ka sa beach, pagbalik mo merong 3,000? Masarap ba yung ganon? Yes! Naligo ka sa beach, pagbalik mo meron ka ng 10,000 ulit. Kasi bakit? Yun yung tinatawag na freedom. Sa dati mong ginagawa, sabi ko nga kanina, no work, no pay. Pag nagbakasyon ka, bakasyon din yung income mo. Tama ba? Yes. Guys, huwag nyo itong i-underrated. Underrated to masyado. Ito yung freedom, yung salitang freedom. Kasi dito mo yun may experience pag lumaki network mo. Yung freedom, makukuha mo to or may experience mo to pagdating ng time pag lumaki ng lumaki ng lumaki ng network mo. Ito yung pinakamasarap. Alam mo yung tipong maalala mo na lang nung nagsisimula ka na hirap ka sa pag-network, maraming nag-reject, maraming nagpaasa sa'yo. Alam mo yung tipong hirap ka sa 1.5. Alam mo yung tipong hirap ka sa 3,000. Maalala mo na lang yan matutuwa ka lang, mapapangiti ka na lang. Kaya sa mga naka-experience ng mga challenge, kailangan nyo lagpasan yan. Sa mga nakaka-experience kaya ng mga hirap,
Kailangan nyo lagpasan yan. Kasi bakit? Darating yung time, pag nandito ka na, magiging kwento mo na lang yan. Tama ba? Sino gusto mong pumunta ng Boracay? Sarap sa Boracay. Kasi bakit? Pagpunta mo doon, maputi ka. Pag uwi mo, maitim ka na. Alam mo yung tipong sa Boracay? Ang daming bundok pala sa Boracay. Akala ko beach yung nasa Boracay. Akala mo beach? Hindi. Maraming bundok sa Boracay. May mga maliliit. May mga malalaki. Minsan nasa likod yung bundok, minsan nasa harap yung bundok. Kaya sa mga kalalakihan, pag pumunta kayo ng Boracay, huwag na huwag nyong kalimutan yung shades. Dapat yung shades nyo, black. Para kahit magkatabi lang kayo, dito ka nakaharap, pero mata mo dyan. Kaya huwag na huwag nyong kalimutan. Makalimutan nyo lahat-lahat ng gamit nyo, huwag lang yung shades. Okay? And sa Boracay, guys, masaya. Kasi bakit? Pag first time mo, naku, memorable talaga. Kasi first time ko mag-hotel dati, first time ko mag-hotel, pumunta ako sa hotel, syempre, medyo ignorante pa tayo. Nahiya pa tayo magtanong din. Naligo ako sa ano? Sa, saan ba naliligo sa hotel? Sa CR ba? Sa CR. Okay, naligo ako. Unang, ano ng tubig, buga ng tubig, ang init. Sino na nakapag-hotel? Taas yung kamay. 5-star hotel. 4-star. Sino na yung 1-star na? Okay. Guys, sa hotel, pagka 4-star, 5-star, meron kasi yan, i-a-adjust mo kasi yan sa mainit, i-a-adjust mo kasi yan sa malamig. Ngayon, pagka ikaw, hindi ka marunong, first time mo pa lang, pagka, kaya nung first day ko, nung pumunta kami sa, ano, sa Boracay, nung first day ko, hindi po ako naligo sa CR. Diretso na bihis yan. Tama? Kasi bakit? Pagka first time mo pala, parang aligaga ka. Parang tanga. Alam mo yung tipong pagkapasok mo ng CR, pagka lumabas ka na kaagad, hindi ka malang nakaligo. And pag doon sa ano, sa mga 5-star na hotel, pag umupo ka sa ano, pag dumumi ka na, Brad. May kumakain ba diyan? Pag dumumi ka na, high-tech. May ikiklik ka sa gilid. May ikiklik ka sa gilid. May, parang may shower. Hindi, wala mo ng kamay. Shower muna. Ito naman, may ano ka pa nga, ikakamayin na. Hugasan muna yan. Tubig muna, tubig. Bago lumabas yung kamay. Tsaka hindi lang dito. Talagang, joke lang, joke lang. Baka dito, pag mayroong pumunta ng Boracay, saan yung kamay dito? Ba't walang kamay? Tuwang-tuwa si ate, oh. Sabi niya, excited na ako sa kamay. San ba tayo? Dito na tayo, eh. Okay, sa bilib. Maniwala ka lang na may kamay. Okay. Alright. Natutunan kayo? Okay. Sabi nung isa, pwede bang i-advance yung kamay kahit dito sa Rosario? Huwag ganun, ha? Huwag ganun. Okay, maniwala rin kayo sa company. Sa CEO natin, okay lang ba palapakan natin Robert E. De La Viña? Kasi bakit? Pag wala si Up Robert, wala rin tayong lahat dito ngayon. Okay, so company owners or BODs natin. Okay, ayan. Okay lang ba palapakan natin pag lumabas yung mga pictures? Applying Sunny Boy. Applying Darlene, applying Japs, applying Cheryl, applying Nolan, applying Jenna B. Boss Harold, applying Lady, Sir Jared, applying Musimo. Okay. Ayan, si Apairin. Si Doc Art, palapakan natin.
Si Master Jinky, palapakan natin. Si Aparnel. Nitingnan ko kung sino po nga palakpak, ha? Alright, okay na. Grabe, masunurin, ha? Okay. So, ayan yung mga BODs natin, yung mga mentors natin. Guys, tandaan mo to. Isa sa kailangan paniwalaan mo, sila. Kasi bakit sila yung nagpapatakbo ng company natin? At yung kagandahan doon, hindi lang po sila nagsama lang ng 6 months. Meron na po silang bond, pinagsamahan for almost 10 years. Ibig sabihin, kilala na nila yung isa't isa, mas nagamit nila yung strength nila para mas mapatakbo na maganda yung company natin. Kaya palapakan mo sila ulit. Alright. Okay? Okay, believe in the product. Naniniwala ba kayo sa product natin? Yes! Ang tanong, ano ang sabon mo? Pure! Bago ka pumunta dito, ano yung sabon mong gamit? Okay guys, ganito lang yan. Be the product of your own product. Kailangan gumamit ka ng produkto mo. Tama. Kasi bakit? As if na ikaw yung may-ari ng company. Habang ginagawa mo yung negosyo, dapat nakikita mo sarili mo na parang ikaw yung nagdadala ng company natin. Kasi bakit? Dala-dala mo yung tao elevate. Dala-dala mo yung products natin. Tama ba? Reflection mo yung company, reflection mo yung product. Kaya kailangan mo maniwala sa product natin. And guys, abangan nyo. Sa year-end sales rally, may mga testimony tayo sa products natin. Okay? So, sobrang ganda, sobrang effective ng produkto natin. And I suggest sa lahat ng mga nandito ngayon, para mas maintindihan mo yung products lalo, merong product demo nung nakaraan yung isang doktor dito. Tama? O sino nakapanood, taas yung kamay? Imagine, wala. Guys, nakapost yun sa group, sa fan page, nakapost yun sa YouTube. Panoorin mo. Doon mo mas lalong maintindihan, ma-appreciate yung produkto natin. Tanong, papanoorin nyo ba? Yes! 2 hours yun? Ah, okay. Okay, believe in the products. Next, believe in your team. Dapat may tiwala ka sa team mo. Naniniwala ka ba sa team mo? Yes! Naniniwala ka ba sa leaders mo? Yes! Guys, marami yung mga taong mga walang tiwala sa atin. Sa labas, pamilya, yung mga hindi sumali sa atin, walang mga tiwala sa atin yun eh. Kasi bakit? Kung may tiwala sa iyo yun, dapat nag-join sa iyo yun. Ibig sabihin, yung mga nandyan na mga leaders mo, mga nagtiwala sa iyo, kailangan mas magtiwala ka sa kanila. Yes! Alam mo yung tipong pag nakita mo yung leader mo, dapat nakikita mo yung leader mo, nabibisyon mo sa leader mo na magiging successful yan. Hindi pwedeng nakikita mo yung leader mo. Ano ba naman itong leader ko? Nag-iisa na nga lang, mukhang tatangi-tangi pa. Hindi mo lang marunong magtanong ah. Guys, tandaan mo to, lahat nag-i-improve. Huwag mong maliitin yung leader mo, baka yan yung mas magiging mayaman pa sa'yo. Tama ba? Yes. Kailangan nakikita mo yung leader mo na agila. Yes. Kasi bakit? Pag nakikita mong sisiyo yan, that is reflection sa'yo. Eh kung sisiyo siya, ano ka? Dapat guys, tandaan mo to. Kahit yung leader mo ngayon bago yan, medyo walang confidence sa sarili, dapat naiintindihan mo yan. Kasi bakit nagsimula ka rin kagaya niya? Kailangan nakikita mo yung leader mo na aangat na yaman sa negosyo na ginagawa natin. Tama ba? And hindi lang yan sa full-timers, ha? Pati na rin sa mga OFW. May mga leaders ka minsan na pag tinuruan mo paulit-ulit, naiinis ka na. Tinuro ko na yan sa'yo kahapon, parts, ha? May ganun ba? Yes.
May leaders tayong slow, tama? Yes. Tandaan mo to, guys. Maraming naging successful sa industry natin na nagsimula, slow lang din sila. Kaya kailangan mo nga baan pasensya mo. Nakikita mo pa rin dapat yung leader mo na magiging successful yan. Hindi pwede na nagkamali lang konti, di ba? Hindi lang nagawa yung anong gusto mo, sasabihin mo na parang, ano ba naman yan, parts? O, sinabi niya na. Okay? So, kailangan maniwala kayo sa mga leaders mo. Kaya ba yun? Yes! May tiwala ba sa leader mo? Yes! Okay, tingnan mo yung katabi mo. Okay. Alright? Believe in your dreams. Dapat naniniwala kayo sa pangarap nyo. Guys, tandaan mo to. Ang 8980, actually, hindi mo naman talaga puhunan yan. Starting mo lang yan. Ang isa sa puhunan mo dito is yung pangarap mo. Kasi every time na nare-reject ka, every time na nahihirapan ka, every time na na-challenge ka, wala kang ibang titingnan, hindi naman yung 8980. Ang tinitingnan mo is yung pangarap mo. Bakit ka nag-i-stay? Bakit mo pinaglalaban? Hindi naman dahil sa 8980. Bakit ka nag-i-stay? Bakit mo pinaglalaban? Kasi dahil yan sa pangarap mo. Dapat naniniwala ka sa pangarap mo. Kasi tandaan mo to, guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, kung ikaw maging successful sa ganitong negosyo, makukuha mo pangarap mo, tandaan mo yan, hindi lang ikaw yung magiging masaya. Buong angkan ng pamilya mo magiging masaya. Imagine sa oras na to, yung parents mo nahihirapan doon sa probinsya. Sa oras na to, nahihirapan yung mga kapatid mo, nahihirapan yung mga pamilya mo. Dahil walang pera. Pag ikaw yumaman ka, hindi na nila paghihirapan yan. Pag ikaw yumaman ka, hindi na kailangan ng parents mo magtrabaho. Pag ikaw yumaman ka, madali ka na lang lapitan ng pamilya mo. Tama ba? Yes. Kaya guys, laban. Sabi mo sa katabi mo, laban. Magiging successful ka rin. Kaya guys, pangawakan mo to. Paniwalaan mo to. Tama ba? Okay. Ayan o, sports car. Ano kaya yung feeling pag dinadrive mo na yung sarili mong sasakyan? Nakikita mo ba sarili mo na nakaganyan ka, nakaporma ka, tapos bubuksan mo yung pinto. Una yung paa, syempre. Tapos parang artista ka. Gagawan ka ng sarili mong success story dito sa Tao Elevate. Sino na yung nakapanood ng mga success story sa Tao Elevate? Guys, habang pinapanood mo yung video ng iba, dapat nakikita mo sarili mo na ginagawa na rin yung sarili mong video. Alam mo yung tipong habang nanonood ka, lumalaro na rin sa utak mo kung ano yung mga sasabihin mo sa sarili mong video. Tama ba? Alam mo yung tipong dumating sa point na may hiningi sa'yo yung parents mo, hindi mo naibigay? Alam mo, pag yumaman ka na, kahit hindi na mangingi sa'yo yung parents mo, may ibibigay ka na. Kaya kailangan, ang pangarap mo, wag na wag yan mawala sa'yo. Dala-dala mo yan, kahit sa pagtulog mo. Kahit sa pag-CR mo, Brad, dala-dala mo dapat yan. Wag mong iwan yan kung saan-saan. Okay? Kasi may mga ganong tao, eh, no? Pagka may mga gamit, nawawala. Yan. Kung hindi nakadikit yan dyan, baka nawala na rin yan. Okay. Believe in your uplines. Yes. Maniwala ka sa upline mo. Yes. Tama ba? Minsan, may mga maririnig ka kay upline, may mga napaparamdam si upline mo sa'yo na parang hindi ka komportable. Tama ba? Guys, tandaan mo to. Yung upline mo, ginagawa niya lang yung paraan para mas lalo ka mag-grow. Ginagawa lang ni upline mo yung mga kailangan gawin kahit medyo minsan, kadalasan,
May mga times na mabigat din kay upline, pero kailangan niyang gawin para mag-grow ka. May mga ganung times, tama ba? Akala mo pinapabayaan ka niya upline mo, pero hindi, inahayaan ka niya upline mo na lumipad. Kasi pagka nandyan palagi si upline mo, sa tabi mo, baka hindi ka mag-grow. Minsan, depende yan sa perspective natin as downline. Pwede mong isipin, pinapabayaan ka, pwede mong isipin, may tiwala na si upline mo sa'yo na kaya mo. Kaya niya na ako pinapabayaan ngayon. Ang malupit doon, bago ka palang, first day ka palang, inayaan ka na. Doon talaga mainis ka kay upline mo. Pero kung alam na ni upline mo sa'yo, kung alam na ni upline mo na kaya mo na, minsan dumidistansya siya. Tama. Kasi bakit gusto kanyang lumipad? Kaya kailangan mong maniwala kay upline mo. May mga times na maririnig ka kay upline mo na masakit, ganito, ganyan. It's normal, it's okay. Depende kasi yan kung paano ka makinig as a downline. Tama ba? Kaya napaka-importante guys, walang ibang magtutulungan dito kundi tayo-tayo upline downline. Tandaan mo palagi, hindi mo kalaban si upline mo, yan yung kasama mo sa pag-angat mo. Kaya believe in your upline. Sabi mo sa katabi mo, believe in your upline. Okay, next. Ayan. Walang Michael Jordan pag walang Phil Jackson. Walang Manny Pacquiao pag walang Freddie Roach. Tama ba? Ibig sabihin guys, bakit sila naging successful? Kasi meron silang mentor. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng mentor. Tama. Yung upline mo, yun yung mentor mo. Yung mga taong may result, yan yung mentor mo. Tama ba? Kasi mas, kung gusto mo makakapunta doon sa resulta na gusto mo, sundin mo lang, gawin mo lang kung anong sinasabi ng upline mo na nandun na siya sa situation na gusto mo. Tama ba? Kaya napaka-importante guys na dapat marunong kayong sumunod, marunong kayong makinig. Habang tumatagal, mas lalo kang nakikinig. Hindi habang tumatagal, mas lalong tumitigas. Kailangan habang tumatagal, mas lalo kayo nakikinig ng nakikinig. Tama ba? Okay. Alright, next. Believe in your downlines. Okay? Kailangan maniwala kayo sa mga downlines niyo. Next. Believe in God. Guys, tandaan mo to. Bago pa magsimula yung araw mo, bago ka matulog, isa sa kailangan mong gawin is dapat marunong kang magpasalamat. Pasalamatan mo yung mga bagay na meron ka. Pasalamatan mo yung mga bagay na kahit maliliit lang, dapat na-appreciate mo. Tama ba? Huwag mo lang palagi tingnan kung anong wala ka. Palagi mong tingnan kung anong meron ka. Kasi bakit? Yung mga wala pa sa'yo ngayon, darating din naman yung time, magkakameron ka rin. Alright, next. Mukhang delay yung ano natin, no? Commitment. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Wala na. Ang gulo-gulo nyo ah. Kung hindi kayo pinapasalita, nagsasalita. Pag pinasalita. Okay. Guys, sa commitment, ganito lang yan. May iba-ibang klase ng commitment, tama ba? Okay, parang ganito. Yung next. Merong commitment na I'll try, I'll do my best, I'll do it whatever it takes. Tama ba? Guys, sinasabi dito, there's a difference between interest and commitment. Minsan, baka interesado ka lang sa pangarap mo. Pag naka-experience ka na ng mga challenge, naka-experience ka na ng hirap, tumitigil ka na. Kasi bakit? Hindi ka naman talaga committed eh. Interesado ka lang. Kaya tandaan nyo guys, sa ginagawa natin,
Yung mga nagiging successful, yun yung mga taong may commitment. May malalim na rason bakit nila ginagawa to. Hindi ka magiging successful dito pag yung rason mo lang sumama ka lang sa kaibigan mo. Hindi ka magiging successful dito pag sa pagtingin mo parang naglalaro-laro ka lang. Hindi ka tatagal dito. Kailangan mo dito ng malalim na commitment. Ano yung reason mo bakit ka nandito ngayon? Madaling humataw pag nasa positive situation ka. Madaling maging positibo sa positive situation. Ang tanong kasi doon, paano ka nagiging positive in a negative situation? Paano mo ina-handle yung mga challenges? Paano mo ina-handle yung mga problems? Kahit may mga problema ka, kahit may mga challenges ka, nakakahataw ka pa rin. Baka yung hataw mo, baka yung ginagawa mo sa negosyo natin, depende lang sa mood. Tama. Pag may pinagdadaanan ka, baka wala ka ng hataw. Pag may pinagdadaanan ka, baka mukmok ka na lang. May experience? May nangyayaring ganon? Guys, tandaan nyo, ang commitment, medyo malalim na usapin to. Kasi dito matitest kung gaano kakaseryoso sa negosyo mo. Kasi sa pag-network, dadaan ka sa ano, hindi ka dadaan sa red carpet. Tama ba? Hindi ka dadaan dun. Dadaan ka dun sa maraming tinik. Marami kang challenge sa pagdadaanan. And tandaan mo to guys, mas lalong gumagaling, mas lalo kang nabibuild, mas lalo kang nagugrow, mas lalo kang nagiging matured pag marami kang challenges na pinagdaanan. Kaya kung ikaw dumadaan ka ngayon sa point na ganun, tandaan mo to, nakadesign yan para mas mag-grow ka. Pag dumadaan ka sa point na gano'n, nakadesign yan para mas maging matured ka, para mas maging magaling ka sa ginagawa mo. Depende kasi yan kung paano mo tingnan yung mga challenges na binibigay sa'yo. Pwede mo tingnan yan na pinapahirapan ka nung nasa taas. Pwede mo rin tingnan yan na pinapagaling ka nung nasa taas. Tama ba? Kaya napaka-importante ng commitment. Kailangan dito, yung commitment mo, malalim. Hindi pwedeng mababaw kasi baka pag na-reject ka lang, na-discourage ka lang, denown ka lang ng pamilya mo, baka mawala ka na kaagad. Kasi mababaw yung commitment mo. Kailangan may malalim kang commitment. Ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo. Gagawin mo to kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Gagawin mo to para sa pamilya mo. Tama ba? Gagawin mo to para sa parents mo. Kasi kahit ang daming rejection, ang daming discouragement, kahit maraming hirap, maraming challenge, pag naiisip mo ng mukha ng parents mo, parang nagiging ganito na lang kaliit yung mga challenges na binibigay sa'yo. Tama. Kasi bakit? Mas malaki yung pangarap mo para sa parents mo. Mas malaki yung pangarap mo para dun sa pamilya mo. Tama? Kasi parang ganito, pag meron kang challenge, ikaw to, sino ba to? Babae. Okay. Pag ikaw yan, ito yung challenge. Okay. Ito yung challenge. Ang nakikita mo lang ito, pagka ganito yung pangarap mo, hindi mo makikita yung pangarap mo. Ang nakikita mo lang is challenge. Guys, kailangan gawin mo to para sa pamilya mo. Tanong, mahal mo ba pamilya mo? Gusto mo ba maka-experience yung pamilya mo ng masarap na buhay? Yes! Kung mahal mo at gusto mong maka-experience yung pamilya mo ng ganun, kailangan lakihan mo yung pangarap mo para sa kanila. Para pag may dumating na problema, kahit gano'ng kalaki yung problema, pero mas malaki yung pangarap mo sa pamilya mo, hindi ka lang makapokus dun sa problema. Nakapokus ka pa rin dun na masolusyonan yung problema para makuha mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. Nagets niyo? Kaya kailangan may malalim kayong commitment. Tama? Alright? May natutunan? Yes. Okay? Okay, determination. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan, ito yung sinasabi na kailangan maging determined ka sa goal mo. Alam mo yung tipong kahit anuman yung mga ibibigay sa'yo,
Minsan may mga simpleng ano eh, may mga simpleng distraction na binibigay sa atin, tama? Ito yung pag-usapan natin yung reality, no? Pag-usapan natin yung mga na-experience talaga ng mga ginagawa yung negosyo. Mga distraction, number one, hobbies. Bad habits, tama? Minsan, hindi mo napapansin, yun yung mga bagay na umihila sa'yo, paatras. Instead na pasulong ka, ang nangyayari is paatras ka. Kasi bakit? Alam mo yung tipong hindi ka ganun ka-committed sa goal mo, sa pangarap mo. Kaya minsan, ang mga maliliit na distraction, napapansin mo. Parang ganito, ginagawa mo yung negosyo. Ang gusto mo mangyari, magpo-prospecting. Pag-open mo ng account, pag-open mo ng Facebook mo, may lumabas na video. Ang tanong dun, determine ka ba na gawin kung ano yung dapat mong gawin or mabilis kang ma-distract? Tama? Minsan, hindi natin napapansin kasi nakasanayan na natin, parang hindi natin namamalayan, nakiklik na lang natin yung video. Instead na mag-prospecting, ang ginagawa na natin bago mag-prospecting is manood ng video. Tama ba? Kaya kailangan guys, marunong kayong maging self-aware kayo. Tama. Kailangan dito yung determination mo, dapat yung tipong walang makakapigil sa'yo. Kahit anong distraction yung ipapaharap sa'yo, kahit anong distraction yung ibibigay sa'yo, hindi mo mapapansin yan. Kasi bakit? Doon yung tingin mo sa pangarap mo. Nagets nyo? Kahit sino yung magandang babae yung ipaharap sa inyo, hindi nyo nakikita. Kasi bakit? Doon ka lang tumitingin sa pangarap mo para sa pamilya mo. Tama ba? Kahit sino man yung mga mapuging lalaki sa mga kababaihan dito, di ba? Kahit si mga ala Raymond yung iharap sa inyo, pero tingin mo pa rin doon sa pangarap mo, dapat ganun. Nagets nyo? Okay, kailangan determination, no? Kailangan meron kang, ano, may ganyang ugali ka. Okay, habang iniit mo yung goal mo. Discipline. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Okay, parang ganito. Importante ba yung discipline sa ginagawa natin? Yes! Napaka-importante nun, guys. Kasi isa sa magpapalaki ng network mo para sa akin, yung disiplina mo sa sarili mo. Kasi kahit anong disiplina ng ibang tao sa'yo, kahit gaano kagaling mag-monitor yung upline mo sa'yo, pagka ikaw wala kang disiplina sa sarili mo, mahirapan ka magpalaki ng network. Kailangan dito malakas yung ano mo. Malakas yung pagdidisiplina mo sa sarili mo. Sinasabi dito, in the presence of distraction, kailangan nakokontrol mo yung emotion mo, nakokontrol mo yung action mo habang ginagawa mo yung distraction. Ibig sabihin, kahit gustong-gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kung alam mo sa sarili mo na hindi makakatulong yan sa pagyaman mo, nakukuha mong ibaling yung attention mo dun sa mga bagay na importante. Kasi tandaan nyo to, magkaiba yung importante kesa sa gusto mo lang. Marami tayong gustong gawin. Pero ang tanong kasi doon, importante ba siya? Nakakatulong ba siya sa pagpapalaki mo ng network? Kung yung sagot mo sa akin, hindi, mas maganda, disiplinahin mo muna sarili mo na huwag mo munang gawin kung anong gusto mo. Kasi minsan, kadalasan, yung mga gusto natin, yung mga bad habits na naman natin. Number one, ano yung gusto natin? Games. Tanong, yung games, nakakatulong ba yan sa'yo? Yes. Yung games, nakakatulong ba sa negosyo mo? Yes. Hindi. Tama. Panunod, pag-scroll-scroll sa TikTok. Tama? Ang tanong, nakakatulong ba yan sa'yo? Tama ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nating pansinin. Na kailangan nating disiplinahin sarili natin. Kasi bakit? Pag kaya mong disiplinahin yung sarili mo sa mga maliliit na distraction, kaya mo ring disiplinahin yung sarili mo sa mga malalaking distraction. Kasi bakit maliliit pa nga lang yan eh? Mga videos, yung mga games. Paano na lang kaya pagka may pinagdaanan ka sa pamilya mo, pag may mga challenge sa pamilya mo, baka mawala ka na rin sa network mo. Nagets nyo?
baka hindi mo na rin kayang disiplinahin sarili mo na kahit pag may mga problems ka pinagdadaanan, ang tanong kasi doon, paano mo dinidisiplina sarili mo na kailangan ko pa rin mag-network, kailangan ko pa rin umataw, kailangan ko pa rin bumangon. Nandun ka sa stage na 8 hours ka or 7 hours ka ng tulog, 6 hours ka ng tulog, napansin mo parang gabi na, anong ginagawa mong disiplina sa sarili mo para gisingin yung sarili mo? Tama. Kasi minsan, mahirap gisingin yung gising. Mas mahirap gisingin yung gising kesa sa tulog. Kahit sipa-sipain mo, hindi yan. Yangat niyo yung kamay. Sabi niya, pag natumba to, gising. Pag nakastay, tulog. Try niyo yan sa mga kasama niyo sa hub. Kasi didiretso yan sa... Huwag niyong itry, ah. Nag-gets ba ako? Disiplina. Isa sa pinaka-importante na kailangan natin ginagawa, isa sa kailangan natin ginagawa sa negosyo natin, disiplina. Pagdating sa training, no? Nandito ka ngayon sa training. Kailangan marunong kang magdisiplina sa sarili mo na dapat nakikinig ka. Hindi pwedeng patulog-tulog ka. Di ba? Hindi pwedeng natutulog ka. Kailangan mong disiplinahin sarili mo. Tama. Kahit may gusto kang sabihin, huwag mo na lang munang sabihin. Disiplina tawag dyan. Pigilan mo yung bibig mo. Tama. Importante po sa training na kailangan meron kayong disiplina. Kasi bakit? Yung mga seryosong umaattend dito, madidistract yan sa'yo pag hindi mo na disiplina yung sarili mo. Dito pa lang sa training, makikita mo na kung sino yung may mga disiplina at sino yung wala. Tama. Yung mga may disiplina, pag tinanong, dun sumasagot. Nag-gets nyo ako? Okay. So, kailangan disiplina. Sabi mo sa katabi mo, discipline. Okay. Working in tandem provide a potent progressive path of success. Alright. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Alright. Meron bang nag-gym na isang araw lang, yung 24 hours niya, binigay niya lahat kasi gusto niya lumaki kaagad yung katawan niya? Kinabukasan lumaki yung katawan? Walang ganun. Lalaki yung katawan natin pagka nag-gym tayo araw-araw. Kahit 10 minutes every day lang, possible na pwedeng lumaki. Tama ba? Ganun din sa pag-network. Kailangan araw-araw mong ginagawa yung negosyo mo. Hindi pwede na ngayon, gawin mo, bukas, wala. In short, patay-sindi. Guys, tandaan mo to. Yung mga malalaking result, nagsisimula yan sa maliliit na effort na consistent ka, nag-e-effort every day. Pag sinabi mong consistent, dapat araw-araw. Tuloy-tuloy. Kahit ano man yung mga emotions mo na ramdaman, masaya ka man, malungkot ka man, kung ano man yung pinagdadaanan mo, wala tayong pakialam dyan. Ang point natin, kailangan mong mag-effort every day. Dapat ginagawa mo yung basic every day. Wala kang nami-miss look every day. Tama ba? Doon lalaki yung result mo. Doon lalaki yung network mo. Tama? Nagigets? Kailangan mo mag-effort. Kasi bakit? Sa ginagawa natin, pag ikaw yung leader na hindi ka marunong mag-effort, alam mo yung tipong extra effort? Pag sinabi mong extra effort, kahit antok ka na, kahit gusto mo nang matulog, pag meron ka pang kausap, kinakalimutan mo yung antok. Ang ginagawa mo, nag-e-effort ka na makausap yung kausap mo. Baka yun yung agila mo, tapos pinili mo yung tulog. Na-gets nyo? Na-experience? Yun kasi yung sinasabi na effort. Yung tipong magigising ka ng maaga, kasi bakit? Kailangan mo nang mag-network.
Yung tipong matutulog ka ng late kasi kailangan mo pa mag-network. Yung mga taong nagiging successful, yun yung mga taong nag-e-effort. Imagine sa mga part-time si Prof. Catalino sa ibang bansa, nagtatrabaho pero nag-e-effort pa rin na magawin negosyo. Imagine. Tama. Actually, nakaipon yan. Nasa 50,000 plus sa ETC niya, sa DTC niya. Kaya napaka-importante, guys, na kailangan marunong tayo mag-effort. Tama ba? Nag-gets niyo ako? Yes. Kahit maliling effort lang. Actually, yung pag-attend mo sa training, effort to eh, para matuto ka. Tama? Effort yung ginawa mo. Kasi bakit? Minsan, may mga trainings tayo na maaga pa. Nag-effort ka na gumising ng maaga. Imagine, kanina nag-start ng 5 p.m., tama? Habang yung iba tulog pa, ikaw nandito ka na sa training. Ibig sabihin, nag-effort ka. Tama ba? Habang yung iba, pagising pa lang, ikaw naman, nandito ka ngayon, kahit medyo gutom ka na, nandyan ka pa rin nakaupo, effort tawag dyan. Tama ba? So sa mga maliliit mo na effort, yan, pag nasama-sama yan, darating din naman yung time. Sabi ko nga kanina sa inyo, kung anong ginagawa nyo ngayon, magiging kwento nyo na lang din yan pagdating ng time. Umating ka ng training? Yung tipong umating ka ng training, kahit gutom ka, darating yung time, magiging kwento mo na lang yan eh. Alam mo yung tipong umating ka ng training, kahit wala ka pang tulog, magiging kwento mo na lang din yan. Kailangan nyo lang talaga guys, alamin kung anong dapat nyong gawin at dapat nyong magbigay ng effort. Bago mo ibigay yung best mo, kailangan tandaan mo to. Bago mo ibigay yung best mo, kailangan alam mo muna yung gagawin mo. Baka kasi, yes up, binibigay ko yung best ko. Baka mali naman yung ginagawa mo. Nagets niya? Kailangan i-master nyo muna yung mga dapat gawin. Yung tipong pag binigyan mo ng action, yung tipong magkakaroon ka talaga ng result sa ginagawa mo. Kailangan i-master mo, alamin mo, ano ba yung mga dapat kong gawin? Tsaka mo ibigay yung best mo pag alam mo na. Nagets niya? Okay. May natutunan? Alright. Mukhang late pa to sa orasan, boss, ha? Alright. Okay, pakibasa. Okay. Sinasabi dito, guys, na mas maganda, huwag mo munang pansinin yung mga distraction. Kailangan mo munang alagaan yung focus mo, no? Doon ka lang mag-focus muna sa mga bagay. Sabi ko nga kanina, doon ka lang muna mag-focus sa mga bagay na kung saan makakatulong. Yung tipong palapit ka ng palapit sa success mo. Kasi sa mga edad natin na to, alam naman natin yung tama at mali. Alam natin kung anong nagpapabagal, alam natin kung anong nakakatulong. Mas maganda kung ikaw nagsisimula ka pa lang, kung ikaw nagpapalaki ka pa lang ng network, mas maganda doon ka muna mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa'yo, doon ka muna mag-focus sa mga bagay na tama. Huwag kasi minsan sinasabi na ng upline sa'yo na huwag muna yan, mali muna, mali yan. Minsan kung anong mali, kung anong nagpapabagal, kadalasan yun pa yung ginagawa. Kaya wala kang masisisi pagka medyo bumagal, babagal ka. Kailangan mo muna mag-focus. Ang salitang focus, guys, or pag sinabi mo sa sarili mo na magpo-focus ako, hindi lang yan dapat ngayon mo lang sinasabi. Sabihin mo yan kung nandun ka na sa stage na nadidistract ka. Kasi bakit sa training, mabilis sabihin na magpo-focus na ako. Ang tanong kasi doon, pag nandyan na sa harap mo yung distraction, paano mo pinupokus pa rin yung sarili mo? Na huwag pansinin, tsaka ka na, dito muna ako. Tama ba? Pag nandun ka sa stage na maraming distraction na dumarating, paano mo dinidisiplina sarili mo na kailangan mo pa rin mag-focus sa mga bagay na importante? Nandiyan pa ba kayo? Yes! May naiintindihan kayo? Yes! May natutunan? Yes! Kasi ang problema kasi sa atin minsan, gusto natin yung result, pero ayaw natin ng mga dapat gawin. Gusto lang natin ng result, pero ang tanong doon, kaya mo pang gawin yung mga
requirements para makapunta ka dun sa gusto mo. Kasi imagine, sinasabi dito, focus ka muna sa importante, iwasan mo muna yung mga bagay na hindi naman importante. After training, minsan pag-uwi mo, tingnan mo sarili mo. Analyze mo, observe mo, nagagawa mo ba yung sinasabi dito sa training? Nagagawa mo ba? O imagine, nasasagot mong hindi. Ibig sabihin, kailangan, baguhin mo yan. Kasi bakit? Walang ibang, sabi ko nga, kung nagsimula tayo, walang ibang magpapabagal sa'yo, kundi ikaw. Tama ba? Okay. May natutunan? Yes. Sa mga sumagot ng hindi, at kahit sa mga hindi nagsalita, kung sa utak mo lang, hindi ka pa rin nakafocus, mas maganda, kausapin mo sarili mo. Na ikaw lang, ha? Huwag mo diyang kausapin habang naglalakad ka. Mamaya pagdating na, kausapin mo, maging mag heart to heart talk kayo ng sarili mo. Bakit hindi mo binibigay yung best mo? Bakit ang bilis mong ma-distract? Pag iba yung nakita mo sa salamin, tumakbo ka na. Okay? Kausapin mo, 'di ba? Kasi baka ang sagot wala sa amin eh. Baka yung sagot, yung makakasagot, baka yung makakapag-improve sa'yo, walang iba kundi sarili mo din. Kasi alam mo guys, para sa akin, the best na mag-advise sa'yo, the best na mag-monitor sa'yo, the best na mentor, sarili mo. Kasi bakit? Unang-una, ikaw ay nakakita ng mali mo. Pangalawa, ikaw ay nakakilala sa sarili mo. Pangatlo, sarili mo yung palagi mong kasama. Kasama ba sa liray mo palagi, bro? Baka sabihin mo, kahapon, hindi kami magkasama, ape. Nagets nyo ba? Nagets nyo yung point ko? Yes! Kasi kahit anong galing ng speaker, kahit si Upbert pa yung magsalita dito, pagka hindi mo kayang mag-focus na kahit pag ikaw lang mag-isa, useless yung training. Okay? May natutunan? Yes! Alright. Okay. You get what focus on. So focus on what you want. Okay. So dito sinasabi guys, kung anong gusto mo, dun ka mag-focus. Kung gusto mo ng result, kung gusto mo na, sino may gusto ng resulta? Halos lahat gusto ng result. Tama ba? Kung gusto mo ng result, kailangan gawin mo yung mga bagay na connected dun sa gusto mo. Tama. Gawin mo yung mga bagay na connected dun sa gusto mo. Kasi kung gusto mo ng result, tapos iba naman yung ginagawa mo, malabo na magkaroon ka ng resulta. Tama. Baka may mga gusto ka pa. Baka hindi lang result yung gusto mo, baka may mga gusto ka pa. Tama ba? Sinasabi mo lang na gusto mo ng result, baka sa totoo lang, hindi naman talaga yun yung gusto mo. Nagets nyo? Baka may mas gusto ka pa doon kaysa doon sa result. Baka mas gusto mo pa yung cross line mo. Diba? Alam mo yung tipong umating ka ng training, hindi naman talaga training yung punta mo. Ang punta mo lang, makita mo yung crush mo. Wow. Effort. Baka hindi naman training yung punta mo, baka magpapacute ka lang kay crush mo. Parang pabiro, pero totoo. Tama ba? Yes. Kung gusto mo talaga ng result, dapat ang punta mo dito, learnings. Ang punta mo dito, ideas. Ang punta mo dito, wisdom. Na yung tipong paglabas mo ng kwarto na yun, pag-upo mo ng computer mo, may nagbago sa'yo kahit konti lang. May natutunan ka kahit konti lang. Tama ba? Wala ka munang gustuin ngayon, kundi ito lang. Ano yun, app? Itlog? Hindi. Ito lang, pangarap mo lang. Tama ba? Yes. Mas gusto mo dapat pangarap mo kaysa dun sa mga cross line mo. Ngayon, imaginein mo, sino yung laman ng inbox mo? Prospect ba o cross line mo? Okay, prospect. Mas mahal mo yung pangarap mo pagka ganun. Okay? May natutunan? Yes. Alright. Kailangan pala, abang nagsasalita ako, nagkiklik na ako, no? Parang isip mo. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Yun.
Ito yung sinasabi ko na yung tipong sasabihin sa'yo na ibang tao, baliw ka na sa goal mo. Pag hindi yan naramdaman sa'yo, malabo na mait mo yung goal mo. Kailangan ikaw yung tipong pag nag-goal ka, yung tipong baliw ka sa goal mo, na yung tipong sasabihin na ibang tao, si parang baliw ka na. Huwag naman literal na baliw ha. Kailangan yung tipong nakikita mo yung goal mo na parang hindi ka, alam mo yung tipong hindi ka na masyado nakakatulog. Ikaw yung late matulog sa loob ng hub. Ikaw yung unang-unang gumigising sa loob ng hub. Yun yung mga leader na nakakahit ng goals. Yung tipong pagising sila, talagang namamaximize nila yung oras nila pag nakaupo na sa computer. Actually guys, hindi naman yung tulog yung basihan doon eh. Kasi bakit? Hindi naman natin bibilangin yung tulog. Ang bibilangin kasi natin doon, anong ginagawa mo habang gising ka? Baka puro ka nalang gising pero wala ka namang ginagawa. Ang laki na ng eye bags mo pero wala ka namang ginagawa. Nagets nyo? Yes. Hindi naman basihan yung tulog. Sabi niyo sa yes, tama. Hindi pala basihan yung tulog, ha? Lumakas yung loob. Sana huwag niyong ma-misinterpret. Ang point ko, habang gising ka, anong ginagawa mo? Pag ikaw yung leader na mahaba yung gising, at ginagawa mo yung best mo, ginagawa mo yung craft mo, ginagawa mo yung mga bagay na importante, mas advantage ka doon sa maiksi lang yung gising, kahit masisipag. Tama? Nag-gets mo ba? Ibig sabihin guys, kailangan, bantayan mo sarili mo. Yung tipong baliw na baliw ka sa goal mo. Alam mo yung tipong ang goal mo, hindi mo na pinapaabot ng next year. Kasi pag yung isang bagay, pinagnanasaan mo, makukuha at makukuha mo yun. Ang pinagnanasaan dapat dito, pangarap. Hindi yung katabi mo. Tama ba? Pinagnanasaan nyo yung pangarap nyo. Kasi bakit? Ang isang bagay, pag pinagnanasaan mo, bago ka matulog, yan yung nasa isip mo. Pagkagising mo, yan pa rin yung nasa isip mo. At habang ginagawa mo yung negosyo, nararamdaman mo. Alam mo yung tipong ramdam na ramdam mo abang nag-awarding, nakikita mo sarili mo na umakyat ka rin ng stage. Ina-awardan ka ng goal mo, 2 stars, 3 stars, 4 stars. Tama ba? Ang tanong dun, pag nagre-recognition, nakapokus ka ba dun? O baka nandun ka sa kantin, sa kubo, kumakain? Kasi ako, Dice Gate, makwento ko lang sa inyo. Pag recognition, isa sa ginagawa ko, wala akong pakialam kahit saan ako nakapwesto. Basta nakikita ko yung mga inawardan. Nakatingin lang ako at nai-imagine ko, ini-imagine ko na sino yung nakakaramdam habang recognition? Parang, alam mo yung tumatalon-talon yung puso mo sa ano? Sino yung naka-experience ng ganon? Yan yung importante, guys. Alam mo yung tipong, hindi ka naman nagpapasikat. Tama. Ang gusto mo lang is ma-inspired yung mga leaders mo. At ma-inspired mo mismo yung sarili mo. Kasi bakit? Nakaka-addict po sa pag-hit ng goal. Nakaka-addict yung feeling. Every time na na-hit mo yung goal mo, ang sarap-sarap sa feeling. Tama ba? Masarap ba magpapiin? Masarap ba ma-hit yung star mo? Doon ka dapat na-addict. Doon ka dapat nababaliw sa ganung feelings. Tama ba? Yes. Andiyan pa ba kayo? Yes. May natutunan? Yes. Okay. Next. Okay, pakibasa po. Okay, so dito guys, people with goals succeed because they know where they are going. Ibig sabihin, yung mga taong nagiging successful, yun yung mga taong alam nila kung saan sila papunta. Parang ano, parang ganito bro. Ano pangalan mo bro? Leonard. Injury pa rin si Leonard ngayon ah. Leonard. Si Leonard, nagbihis. Naligo si Leonard, mga isang oras naligo. Gumamit ng lore. Nag-shampoo ka, Leonard? Nag-shampoo. Nag-shampoo si Leonard. Ngayon, pinagandaan ni Leonard. Sinuot ni Prof. Leonard yung mga
yung ano niya, yung lucky charm mo na brief, sinuot mo. Lahat ng mga magagandang kasuotan, sinuot ni Leonard. Paglabas ni Leonard, sabi niya, saan kaya pwedeng pumunta ngayon? May ganun ba? Alam mo yung tipong nag-prepare ka, alam mo yung tipong pinaghandaan mo, tapos hindi mo alam kung saan ka papunta? Nag-prepare ka, naligo ka, sinuot mo yung mga magaganda mo, yung lucky brief mo, sinuot mo, kasi alam mong may pupuntahan ka. Tama? Ganun din po sa ginagawa natin. Hindi pwede na nakaupo ka sa computer mo, tapos wala kang goal. Kasi yung goal, yun yung direction mo, yun yung mag-guide sa'yo. Yun yung magpapamaintain ng excitement mo. Tama? Yun yung magmaintain ng excitement mo sa ginagawa natin. Kaya napaka-importante na kailangan meron kayong sineset na goal na kung saan yung goal na yan is may value sa'yo. Huwag kayong mag-set ng goal lang kasi sinasabihan kayo ng mentor nyo na mag-set ng goal. Hindi po yun, hindi mo mararamdaman yun. Pag nag-goal ka, kailangan may value sa'yo yung goal mo. Ano yung gagawin mo pag na-hit mo yung goal mo? Anong reward mo rin sa sarili mo pag na-hit mo yung goal mo? Tama. Alam mo yung tipong may maalala ka every time na nag-hit ka, bago mo ma-hit yung one star, may naalala ka. Ito yung naging reward ko sa sarili ko nung na-hit ko yung one star. Ito yung naging reward ko sa sarili ko nung na-hit ko yung two stars. Sa mga OFW, di ba? Isa sa goal natin is umuwi na merong malaking cheque. Kaya minsan, kahit pagod na pagod sa trabaho, ang ginagawa pa rin is nagpo-prospecting, nag-i-inviting. Tama. Ang ginagawa pa rin is yung five fingers. Kahit pagod na pagod sa trabaho, pero naisisingit pa rin yung negosyo. Bakit ganun? Kasi may goal. And guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, kailangan tandaan nyo to. Pag wala kayong goal sa ginagawa nyo, mabilis kayong mapagod. Mabilis kayong mainip. Sa lahat ng mga nandito ngayon, pag wala kang goal, tandaan mo to, wala kang ganang umataw. Habang tumatagal, parang wala ng sense yung ginagawa mo. Kasi bakit? Baka nawalan ka ng goal. Kasi baka minsan, nakapokus ka na lang dun sa problems, hindi ka na nakapokus sa goal mo. Nangyayari? Nangyayari yun. Kailangan guys, kung meron kayong pinagdadaanan, normal na sa tao yung may pinagdadaanan. Pero hindi normal sa tao yung may goal. Hindi lahat ng tao may goal. Kailangan ibahin mo yung sarili mo sa iba. Na yung tipong yung iba nakafocus lang sa problema, ikaw dapat nakafocus ka sa goal mo. Kung may goal ka na income, kailangan nandun yung burning desire mo. Na tipong may hit mo talaga yung goal mo na yun. Kailangan may burning desire. Hindi pwede na nag-goal ka tapos parang wala lang. Tama. Kasi bakit? First week, kailangan yung nararamdaman mo sa goal mo na may hit ko. Tatrabahuin ko to ng todo. Second week, mas lalo ka nang gigigil. Third week of the month, mas lalo mong pinupush kasi mas malapit nang matapos yung buwan. Fourth week, dapat hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit one day na lang, two days na lang yung natitira, wala kang pakialam. Hanggat may oras, kailangan mong ma-set yung mind mo na dapat ma-hit mo yung goal mo that month. Minsan, pagka hindi ganun yung mindset mo, ang nangyayari, yung last year mo na goal, goal mo pa rin this year. Nagets nyo? Alam mo yung tipong yung goal mo last year, goal mo pa rin hanggang ngayon. Ang goal mo ngayon, ang gino-goal mo ngayon na inihit, last month mo pang goal yan, last 2 months mo pang goal yan, last 3 months mo pang goal yan. Nakarelate? Nakarelate ba kayo? Yes. Kaya kailangan guys, nandun yung desire nyo, nandun yung burning desire nyo, ma-hit mo yung goal mo. Yung tipong mindset mo, bakit ko pa ipapa-next month kung kaya ko namang ma-hit this month? Nandyan ba kayo? Yes. Kaya kailangan, pag may goal kayo, dapat i-push yung sarili nyo. Yung tipong hindi nyo pinapatagal, dapat ganun yung mindset. Minsan kasi yung mindset, first week pa lang naman . Malayo pa matapos yung buwan. Tsaka na ako humataw. Second week, medyo nagpasundot-sundot.
Third week, nakaramdam na parang malapit nang matapos yung buwan na. Fourth week, ang mindset, next month ko na lang ihito. Experience? Guys, tandaan nyo, dapat ang mindset, first week, second week, third week, fourth week, dapat mas lalong tumataas yung burning desire, hindi bumababa. Kasi pagka ganun mindset mo, bumababa, automatic yan. Never kang makakahit ng goal. Kaya sa mga nandito ngayon, baka wala ka pang nahit na goal, baka yun yung mindset mo. Instead na tumaas yung burning desire mo, mas lalong bumababa. Andyan ba kayo? Yes! Kaya ganun sa pag-goal. Okay, sabi mo sa katabi mo, mag-goal ka. Mag-goal ka. Alright. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Alright, so true humility is staying teachable. Okay, no matter what you already know, humility is important because it keeps you fresh and new humility. Okay, dito guys, sa negosyo natin, di ba, alam, minsan, kung anong alam ng upline mo, alam mo na rin. Tama ba? Dumarating tayo sa point na ganun. Kailangan dito guys, kahit marami ka ng alam, dapat teachable ka pa rin. Marunong ka pa rin sumunod, marunong ka pa rin makinig. Tandaan nyo to. Magkaiba yung mga nakikinig lang sa mga sumusunod. Merong mga nakikinig, pero pagka nakatalikod, hindi naman sumusunod. Nagets nyo? Alam nyo yung tipong kaharap mo? Yes up. Tama up. Pag nakatalikod, wala namang ginagawa. Yun yung mga tao na nakikinig, pero hindi sumusunod. Kailangan dito, guys, marunong kayong makinig at marunong kayong sumunod. Habang tumatagal na ginagawa nyo yung negosyo, dapat mas lalong nag-humble down. And para sa akin, ha, mas, alam yung tipong pag may goal ka, magpapaset ka ng goal kay upline mo, yun yung mas nakaka-challenge. Diba? Na-experience ba yung ganun? Nagpaset ka ng goal, paano ko ba ma-hit yung one star ko ngayon? Pero alam mo naman talaga kung paano ma-hit yung one star mo. Pero iba yung impact pag yung upline mo yung nagsabi sa'yo, ganito, kailangan mong gawin. Kailangan mo ng 4 na tao, kailangan mo 5 tao, kailangan mo 3 tao, meron ka ditong 5 palo, uhit mo na kagad, 5 palo ka na eh. Tama ba? So, mas nakaka-challenge yung ganun. Kasi isa yun sa ginawa ko nung nag-start din ako. Kahit alam ko na kung paano ma-hit yung goal ko, ang sinasabi ko kay upline, i-goal set mo naman ako. And palagi kong tinatandaan yun, kung anong kailangan kong i-hit ngayon, kung ilan yung kailangan ko, doon ako nakafocus. Tama, kasi sa pag-goal, kailangan mo ng specific. Hindi pwede general lang palagi. Kasi yung 1 star, general yan. Yung 2 stars, general yan. Ang tanong, ilan yung kailangan mo para ma-hit mo yung 2 stars? Ilan yung kailangan mo para ma-hit mo yung 1 star? Nagigets nyo? Yun yung kailangan. Mas nakaka-challenge yung ganun. Okay? So, kailangan dito teachable ka pa rin habang tumatagal ka. Tingnan mo yung katabi mo. Alright. Tingnan mo lang. Okay. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Bilis ah. Hindi mo lang ako nakainom ah. Your skills determine your income. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. So tandaan nyo to guys. Your skills determine your income. Hanggat hindi ka pa kumikita, marami ka pang dapat pag-aaralan. Pag hindi ka pa kumikita, mas marami ka pa dapat matutunan. Pag hindi ka pa kumikita, mas dapat mas lalo kang makinig. Hindi tayo magbabase kung gaano ka katagal. Magbabase tayo kung ano yung status mo ngayon. Tama ba? So kailangan, sa lahat ng mga nandito ngayon, isa sa kailangan na meron ka, dapat habang tumatagal ka sa negosyo, dapat mas lalo kang gumagaling. Sinasabi dito, di ba, nung nag-start ka, hindi mo kailangan maging magaling. Tama. Sa una, okay lang.
Kasi bakit? First time mong gawin eh. Normal talaga na hindi ka pa magaling sa una. Pero dapat, habang tumatagal na ginagawa mo yung negosyo, dapat gumagaling na gumagaling na gumagaling ka. Kasi bakit? Yung mga leaders na gumagaling sa ginagawa nila, yun yung may ginagawa. Yung mga leaders na hindi gumagaling, yun yung mga walang ginagawa. Nagets nyo? Kasi kahit grade 1, kahit ano yung natapos mo, kahit anong background mo, kahit slow ka, pag ginagawa mo yung isang bagay ng paulit-ulit, tandaan mo to, gagaling at gagaling ka dun. Kaya minsan hindi ka gumagaling kasi baka puro ka pakinig, wala kang ginagawa. Nagets nyo? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. May natutunan? Yes. Ibig sabihin guys, kailangan kung gusto mo maging magaling sa pagne-network, wala kang ibang iisipin, wala kang ibang gagawin, kundi connected lang muna sa pagne-network. Kasi yung mga gusto nating gawin, madali lang balikan yan pag malaki na yung network mo. Tama ba? Yes. So kailangan dito, sige tuloy niyo po. Alam niyo ba guys, yung training or yung pag-attend ng training, parang nagiging skills mo na lang din yan. Tama ba? Kasi maraming mga leaders na nasanay na mag-training, which is nade-develop nila yung skills sa pag-training. Nade-develop nila yung skills na gusto nilang matuto, may marinig na mga positive, may mga marinig na wisdom. Tama? Ang pag-hindi pag-attend ng training, nagiging skills din yan. Tama? Kasi minsan, alas 5 na, tulog ka pa. Nagiging skills din yun. Nakakasanayan mo. Lahat ng bagay na nakakasanayan mo, yun yung nagiging skills mo. Kung sanay ka ng i-spoiled yung sarili mo, to the point na kahit mali na yung ginagawa mo pa rin, nagiging skills mo yan. Kaya ingat kayo sa mga bagay na nakakasanayan nyo. Kung meron man kayong dapat nakasanayan, dapat dun sa mga bagay na dinidisiplina mo sarili mo. Kasi pagkasanay ka na sa pag-ihit ng goal, pagsanay ka na nadidisiplina mo sarili mo kahit ikaw lang mag-isa, tandaan mo to. Pag ikaw lang mag-isa at sanay kang dinidisiplina sa yung sarili mo, hindi mo kailangan ng ibang tao na mag-push sa'yo. Kahit ikaw lang mag-isa, alam ko magiging successful ka. Nagets nyo? Kasi nagiging skills din yon. Kung ano man yung nakasanayan natin, nagiging skills yon. Kung sanay ka, pagkausap mo, pag alam mo yung tipong kung sanay ka na yung hataw mo nakadepende sa katabi mo, minsan pagkatulog yung katabi mo, kahit hindi ka pa inantok, matulog ka na rin. Nagiging skills din po yan. Nagiging nakasanayan mo na yan. Mag-ingat kayo sa mga bagay na nakakasanayan nyo. Kasi yan yung magdi-determine kung magiging successful ka ba o hindi. Nagets niya? May natutunan? Yes. Alright. Ayan. Ano ba yung dapat nating matutunan? No? The five fingers of network marketing. Prospecting. Kailangan guys, kahit alam mo yung tipong kahit wala kang computer sa harap mo, pero nai-imagine mo kung paano mag-prospecting, yun yung mga tipong master mo na yung pagpo-prospecting. Tama ba? Kailangan na ma-master mo to. Isa sa skills na kailangan mo is yung pagpo-prospect. Kailangan alam mo kung paano i-maximize yung application, alam mo kung paano i-maximize yung Facebook, yung TikTok, lahat ng application, alam mo dapat kung paano i-maximize yan na yung tipong makakapag-prospect ka. Nagets nyo? Okay. Number 2 is yung inviting. Okay, sa pag-invite naman, guys, kailangan nyo rin talagang i-master to. Dapat ngayon, habang tumatagal, mas nagiging confident kayo sa ginagawa nyo. Alam mo yung tipong habang tumatagal, mas lalo kang, kahit yung tipong mga professional na yung ipaharap sa'yo, alam mo kung paano kausapin. Wala kang takot kasi bakit? Alam mo yung ginagawa mo. Tama ba? Okay, so kailangan isa rin sa i-master natin yung presentation. Diba? Pag nagpe-present ka, alam mo yung tipong pag nakausap mo to, ang mindset mo, pag nakausap kita, wala kang palag, close deal ka. Dapat ganun yung mindset. Hindi pwede na 1 year ka na, sige, okay lang pag hindi join. Pag hindi to nag-join, may matutunan naman ako dito eh. Di ba ganun yun? May matutunan ka dyan kahit hindi mag-join yan. It's normal, it's okay. Sa mga bago. Pero dapat habang tumatagal ka,
80% ng nakakausap mo, naku-close deal mo. Kasi bakit? The way ka magsalita, the way ka mag-present, the way ka nagpapabisyon sa kausap mo, dapat yun yung nade-develop mo. Kasi hindi lang yan yung pagpe-present, na-present ka lang ng 8980 ma'am. Pag may retail bonus ka, 1,000. Hindi lang ganun. The way ka mag-aksyon, the way ka makipag-usap, the way kang sumagot ng objection, dyan sila mas lalong naniniwala sa'yo. Kasi ang tao, ang prospect natin, mas magjo-join yan sa mga taong may alam. Hindi sasali yan sa mga alam nila na hindi pa alam kung anong sinasabi. Nagets nyo? Kaya sa lahat naman nandito, kung bago ka man, okay lang yan. Kasi bakit? Actually, yung presentation, kaya mong pag-aralan to within a week. Within 3 days, kaya mong pag-aralan yan. Kailangan mo lang gawin. Pag ginagawa mo yung isang bagay, sabi ko kanina, pag ginagawa mo yung isang bagay, araw-araw, magagaling ka. Araw-araw yung sinabi ko. What if ginagawa mo sa oras-oras? Ano na lang kaya yung galing meron ka? Tama? Kasi bakit? Kaya mo naman gawin yun eh. Nagets nyo? Yes. Okay. Uy! Follow up. Oh, close deal, follow up. Guys, isa sa kailangan yung galingan is yung pagpa-follow up nyo. Tama? Paano kayo mag-follow up? Paano kayo nagiging consistent sa pagpa-follow up? Kasi ang isa sa pinaka-the best ng pagpa-follow up is dapat may ugali ka na consistent. Kahit gano'ng kakagaling mag-follow up, pag hindi ka consistent, marami ring mawawala sa'yo. Nagets nyo? Constant communication. Kailangan hindi ka nawawala ng communication. Kung ano yung dapat marinig, kung ano dapat matutunan ng close deal mo or ng mga leaders mo, dapat natutunan nila, naririnig nila. Isa yun sa part ng follow-up. Isa sa pagpa-follow-up is yung may natutunan yung leader mo sa'yo. Kasi pagka marami siyang natutunan, nagiging masaya yung buhay niya, pagkausap ka niya, sure bula ko mahirapan siya na i-cut yung communication mo sa kanya. Totoo yun. Pag na-enjoy na yun ng leader mo, yung pakikipag-usap sa'yo, the way na pagkatapos niyong mag-usap, may natutunan siya, na-update siya palagi sa lahat ng events, sa lahat ng mga kailangan niyang marinig, mahihirapan siyang i-cut yung communication niya sa'yo. Tama ba? In short, nakukuha mo yung loob ng mga leaders mo. Yun yung pinaka-the best na pagpapaloap. Okay? Alright, tapos na po ako. Maraming salamat. Grabe, sakto 2 hours tayo. Akala ko isang oras lang. So guys, sa lahat naman nandito ngayon, maraming salamat. I hope... Eh, may tumayo na. 1 minute na nga lang tayo, brad. Tumayo ka pa. Okay. Alright. Sa lahat ng mga nandito ngayon, I hope may natutunan kayo. And guys, tandaan nyo, kami po, hindi nyo kami kaaway, kakampin nyo kami. Kung may narinig kayo dito na natamaan ka, it's okay. Accept ka lang and adjust. Kasi doon tayo mas matututo. And tandaan mo palagi, learning is good, reflecting is nice, application is the best. Bago ka umuwi sa kwarto na to, meron ka lang sanang maalala kahit isa sa pinag-usapan natin dito at isa buhay mo, i-apply mo, isa puso mo, araw-araw, oras-oras bago ka matulog, pagkagising mo, baguhin mo yung ganung learnings mo na natutunan. No, yung narinig mo na natutunan mo sa training na to, baguhin mo yon kasi bakit? Tandaan mo palagi, mag-i-improve tayo. Kanina yung topic natin sa pag-gym, hindi mo kailangan agad ng isang bagsakan lang matutunan mo lahat. Kailangan mo lang isa. Ang goal mo, every time na nagte-training ka, kahit isa lang yung natutunan mo, basta i-apply mo araw-araw, mas magiging magaling ka na leader. Okay, maraming salamat.